Hello mga Inday! Welcome sa aking YouTube channel. For today's video guys, is kakain tayo. Ang init talaga guys, it burns. So, Hello mga Inday! Welcome back to our YouTube channel. For today's video guys, isasagutin natin yung ating pa-answer dati na natapos na. Pwede naman kita dyan guys, natapos guys. So, ang gulo nito. Okay, nag-open na natin guys. Wala akong drinks guys, just water. Tingnan mo natin guys kung okay ba. Ayun. Patain, Korean spicy noodles guys. So, ayan guys. Ayun. May egg and vegetable. May cabbage siya. Then, nagkat ako ng dalawang siling haba. And meron siyang green pepper. So, ito muna guys. Mag-mail pa guys. So, sagutin muna natin guys ang ating mga katanungan sa ating ask question about me. Bago tayo pumunta sa kainan. So, saan ba tayo? Hanapin ko muna yung mga asking question about me. Yung mga natatanong sa akin dati. Ayun tayo. Saan yun? Wait lang guys kasi ang hirap. So, ito lang naman guys ang aking pagmumukha ngayon. Kasi pagodra ako. Kaling ako naglaba. So, ayun muna tayo guys. Dami ko na palang pinos kaya kailangan ko na siyang hanapin. Okay. Dito tayo sa asking question about me. Hanapin muna natin sa previous comment. Ayun, dito tayo, guys. So, dito tayo mga Inday sa ating kay Sis Mishimerns. Ayun. Sabi niya, what makes you inspired, guapa? Ito tayo. So beautiful, what's you makes you inspired, guapa? Sis Mishimerns, yung nakakapag-inspired inspired sa akin is yung love life ko with my apam. And then, inspired ako sa aking dalawang kiddos. Nasa province sila. And then, number one really inspired to me, si Papa God. Kasi, siya yung nagbigay sa akin ng lahat-lahat. Hindi sa material na bagay, pero sa pangangatawan at sa mga taong nagmamahal sa akin. Ganun yun, si Sisha Merz. So, next question from Sis Marge Samanti. You're 60 and you're beautiful. And how old are you? How many years long distance to your apam? Nagingin ang mga aso. So, answer ko sa'yo Sis Marge Live. I'm 22. I'm 23 years old and 4 years long distance relationship with apam. 4 years na kami. And thank you sa inyong katanungan si Smart. So, meron pang isang tanong from Super D's. Kay sis Super D's, living in the Philippines or sa lugar ng asawa mo? Dati si Super D's yung plano namin kasi na-build yung visa na inaplayan ko. Kaya parang natakot na akong umapay ulit ng visa pagawa papunta ng US. So, nakapag-decide si Apam na mag-move na siya dito sa Pilipinas for good. Yun, baka next year, if God will, na okay na yung mga virus sa atin. Matanggal na yung mga kalamidad, epidemic, pwede na siyang magbiyahe. Ito yung question ni Sis Super D's. So, kain muna tayo, guys. May ako naman pagpatuloy kay parang malamig na to siya, guys.
Mainit pa rin guys, kahit nakatutog yung electric pan. Tignan na po talaga guys, kumain na po yung noodles. Pero nakikita ko dahil ako guys, pero nagsitingan ko minsan ng mga noodles. Ay, boy, hi girls. Mga noodles lang, pero yung mga noodles guys. Yes. Basta yung bagay kasi guys, matakod. Ay, yung tissue akong tinatarigag ice dito guys. Nandito lang sa baba yung tissue ko kasi minsan magkakalat ng kinakain ko. Ang sarap talaga pag spicy noodles yung kain. So, nandito tayo sa question ni sis Mards Mahinay. How you handle long distance relationship? So, yung question mo sis Mards Mahinay is how you handle long distance relationship? Para sa amin kasi, kami yung dalawang nag-handle sa aming relationship. Kung may problema, kung open kami masyado sa isa't isa, lahat ng bagay ino-open ko sa kanya, wala akong tinatago. Parehas namin hawak ng isa't isa yung aming Google account, lahat ng mga account, ng mga access namin, parehas namin hawak. Parehas namin nakikita yung mga messages namin kung sino nag-chat sa amin. Open kami sa isa't isa. And then, almost 24/7 yung aming pag-video call. Bago matulog, pagising, lalo na pag walang, hindi siya busy sa trabaho niya. Kasi sa trabaho niya, guys, pwede kami mag-video call kahit may trabaho siya. Maliban na lang kung nasa mga conference call, meeting siya, hindi kami nag-video call. Yun. Yung ano trust lang sa isa't isa and then open kami sa isa't isa. Yun lang guys, na-handle namin yung pagiging 4 years long distance relationship. Thank you sis Marge Mahinay sa inyong katanungan. Charot. And then dito naman kay sis Darling Luna. Okay, sis Darling Luna, ito yung aking sagot sa iyo. How to deal with foreigner husband as LDR with your hubby? How you both handle the situation? Who in love most in your most you or your hubby? Gaya ng sagot ko kay sis Marge Mahinay, sis Darling Luna, how to deal with your foreigner husband and LDR. So yung na-handle namin ng bawat isa kasi yung pag-trust sa isa't isa. Tapos, lagi kami nagpupwentuhan sa mga bagay-bagay na ayun, sa lahat ng nangyayari sa mundo, kahit sa aming dalawa, pinag-uusapan namin ng maigi. And then, lagi kaming may limit. Lagi kaming may limit. Lahat ng sa situation namin ng pagiging LDR is almost 24/7 kami nag-uusap. And who and love most you or your happy? Parang namin love yung isa't isa. Promise guys. Kahit wala akong masyadong kapalit para sa kanya, lagi niya akong binibigyan lahat ng luho. Hindi naman sa lahat ng luho, lahat ng pangangailangan, pati sa dalawa kong anak. Ayun, parehas kaming nagmamahalan. Mostly siya talaga yung tawag no, siya yung laging nangungumusta kahit tulog magme-message siya.
halos minuto-minuto nagsasabi kami ng I love you for 4 years. Yun guys, hindi kauyan yan pero totoo yan guys. Thank you sis Darling Lona sa inyong katanungan. Kain muna tayo guys kasi nagugutom na ako. So, ito ba yung katanungan kay sis Joris vlog and recipe? So, sabi niya, mustard, pretty and mustard yellow, tama bang kulay? Yung comment niya lang to sa akin, guys. So, sabi ni sis Jenilyn Pavilion ba? Sis Jenilyn Pab, ang yun na lang, kasi ang herbie kasi ng apelido para sa akin. So, ito yung katanungan ni sis, ni Kabayan Jenilyn. Sabi niya, saan o ka mo magpakasal, Kabayan, magpakasal? Sabi niya, kailan daw kami magpapakasal, sabi ni sis, ni Kabayan Jenilyn. So, very soon, Kabayan, kasi nga may kunti pa kami inayos ng mga papeles, so kailangan kumunang freedom. Honestly guys, kasal ako sa ex-husband, hindi pa na-annulled. Wala yung sinusulong namin na divorce, naka-standby pa sa Senate. So, siguro magpapakasal kami pag okay na yung divorce law dito sa Pilipinas kasi mas matagal kasi yung annulment. So, i-open ko na to sa inyo. Ayaw ko nang magpatumpik-tumpik, bulgara na to. Okay. Yun, salamat Kabayan Jenilyn sa inyong katanungan. Sabi, ito naman yung katanungan ni sis Wincy Capela. Nga, sis, saan ninyo balak tumira ni hubby for good, Pinas or USA? Salamat sa katanungan mo sis Wincy and Capela. Ang sagot ko dito sis, last time plano naman talagang tumira sa US kasi mas maraming opportunity for me. Para sa akin, doon na ibibigay ni hubby. Pero, as long as naman na hindi, parang na-failed ako nung last ko na-apply ng visa. So, nagka-problema ako sa visa ko. So, siya na lang yung mag-a-adjust. Baka next year, mag-move na si hubby dito for good. Dito na siya titira sa Pilipinas. So, planning talaga namin titira dito sa Pilipinas. Pero sa province na. Sa province ko, sa Masbate. Maraming salamat sis. Wincy sa inyong katanungan. Sabi naman ni sis Jolly Rose, may plano ba kayo ni hubby mo magkabibi? Magandang katanungan yan sis Jolly Rose. Oh, syempre naman sis, may plano kami ni hubby magkabibi pag willing na ni God ibigay. Kasi sa 4 years namin na relationship, hindi pa kaya pagkakataon o binigay ni God sa amin yung pinapangarap namin magkabibi. Oo naman, lahat naman siguro ng may mga foreigner partner or ako kagaya ko na parang takam na takam akong magkabibi sa aking foreigner boyfriend. Thank you sa inyong katanungan sis Jolly Rose. So, ito naman yung katanungan ni sis Robes Gerosaga. Wala ba balak mag-isti sa Pinas si hubby mo sis? Why or why not? May balak sis. Kaso lang, pinaprocess pa namin ng maayos at nasa tamang timing or naka-align? At tama ba? May balak siyang mag-stay dito sa Pilipinas for good sis Ruby Robes and ba why or why not? Kasi ako sa point ko kasi or sa side ko, hirap na hirap akong kumuha ng visa kaya siya na lang yung mag-move dito and titira kami sa province for good. Sabi naman ni sis Mary or Pilipina Indian couple, sabi niya, excuse me guys, niya sisi naman this girl, oy may balak ba kayong magkaanak? Thank you sis,
Pilipina Indian couple. Oo sis, may balak kami magkaanak pag will na. So ito tayo guys. Maglulubat naman itong isa. Bilis-bilisan na natin guys kasi ito na yung mga katanungan natin. Maglulubat pala itong aking camera. Hindi ko siya guys na charge. So nawala na naman yung ating mga katanungan dito guys. Kaya nagluloko na naman tayo. Excuse me mag. Sagot. So dito na tayo kay Sis Ruby. Sana ba tayo? Kay Sis Indiana couple na tayo. Indiana Philippine Indiana couple na tayo guys. So ito pa mga Inday ang ating ibang katanungan galing kay Sis Ronabel Cardona. Hello sis, may plan din ba kayo ni hubby mo magkaanak? And kung oo nga, ilan? Answer ko sa iyo sis Ronabel Cardona, may plano kami ni hubby magkaanak siguro. Sabi niya kasi meron akong dalawang anak sa una, so gusto niya may dalawa kami. So, depende na lang yan sa ibibigay ni God kung babae o lalaki. Yun, dalawang aming planong magkaanak. So, dito pa tayo ang ating ibang katanungan sa kay Sis Marilyn L. Saan kayo nagkakilala ng partner mo, sis? At may plan ka ba pumunta sa US? So, nagkakilala kami, Sis Marilyn L. ni hubby sa FB friend. Si hubby is Facebook friend ng cousin ko. Then, inad niya ako siguro nung nakarang 2014, parang ganun. So, ang inad ko na that time, 2014, nasa 25 lang ata ako. Basta, bago naging kami ni hubby, na mga 3 years friend kami ni hubby. Kaya, ayun. May plano ka ba punta dito sa US? May plano sana sis Marilyn L pumunta sa US. Tama ba kapag bigas ko? Sa US, kaso lang yung visa. Na-deny na ako ng visa pero parang nakakatakot na mag-apply uli ng visa. So, ayun. May plano kung sa may plano pero tingnan na lang natin yung ano ni God. Sabi naman ni Sis Sinasay. Wow, ang kinis mo na sis. Ano sikreto? Wala akong sikreto. Salamat sis. Ano lang yan sis? Hindi totoong kinis yan. Camera effect lang yan. Ito ngayon yung ginamit ko. Camera effect. Hindi to camera effect. Sa lighting lang niya. Ito. At saka, gumagamit din ako ng Skin Magical product pero yung hindi naman flawless na flawless. Parang ano lang, light lang. Ayun. And then, ang ating pang ibang katanungan is hahanapin natin guys. Kasi guys, hindi ko siya naisip ng todo. So, hahanap pa tayo ng iba nating mga katanungan galing sa ating mga ka-friendshipan. So, ito naman sa isang kaibigan kong nag-work din sa abroad. Si Maria Fatima Moran Mondrano. Shout out sa iyo, Beb. Yeah. Okay po, ito po ang tanong ko. How to be you po? Ay, how to be you po? Kagaya sa iyo, how to be you, Beb? Nagiging dalagang Pilipina lang ako, Beb. Charot. Ayan. Salamat, Beb, sa inyong comment. Sabi naman ni Sis Yen, saan magsitil si Bana mo sis, US or sa Pinas, kailan ang plano nyo? So, akong Bana sis Yen, magsitil siya Jude, pinaka-final Jude niya na plano, diri sa Pilipinas, dito sa among province. Pero mag-stay sa mi diri sa Manila for 1 year, para i-adjust lang ang iyang, kuan ba, i-adjust lang yung ang iyang katawan o ang iyang
kuan sa klima dere sa Pilipinas. Sa bagay, naka-stay naman siya mga 2 weeks, 3 weeks dere sa Pilipinas, pero lahi dun yung pangmatagalan ba. So, dito muna kan mag-i-stay sa Manila for 1 year. Pangatlo, pangari lang ni sa probinsya, kaya nga magbe-build kami ng bahay. So, dere na siya mag-settle or mag-puyo for good dere sa Pilipinas. And ang plano jud niya before mag-December, pero dili pa siya kaplano, di pa madayon karong before mag-December, kay di man niya mabaligya ang iyang bahay o ang iyang sakyan nang dali-dali kay sa pandemic ano nangyari. So baka next year kuana jud sa Ginoo, ihatag lagi sa Ginoo. So thank you sis Yen sa imong pangutana. Ingon pa ni sis Jen Brown. Ilan ang anak na gusto mo sis? May unang asawa ba si Apang? Salamat sis Jen sa imong pangutana. Ilan ang anak na gusto mo sis? Ang anak jud na mo na gusto na pagkasunduan na mo ni Habi is duha. Pero ambot na lang kung ihatag na sa Ginoo, kaysa 4 years na mo wa pa jud ko matagi sa Ginoo. Pero huwat-huwat ragud ko sa eksaktong oras na ihatag sa Ginoo. Oh sis, says Jen, naay asawa si partner, divorce siya. So nag-divorce sila sa iyang asawa may murag 1989 masiguro to, or 1989 or 1990s, para na siya nagbuwag sila kay wa na magkasundo niya. At that time ang ilang anak is usa, then nagkabalikan sila. Sa pag-divorce nila sa ilang anak, wala na nag